will see a 20-minute documentary that has not been seen in 39 years. This is a behind-the-scenes look at the making of Kung Maharap at Magasing. It includes scenes that were not part of the movie, ultimately. And then the version of the movie that you will see tonight, the audio was also restored, and Mike De Leon himself supervised the audio restoration. So mapapansin nyo, yung mga kanta na parte ng pelikulang ito na nawala dati, lalo na nung ipinalabas ito sa Europa, ipinalik ni Mike. So this is the director's version of Kung Maharap Kat Magasing. The way I feel na ipapalabas ko sa Pilipino, and then I'm aiming to study for a month, and I'm it shows us our culture, and it's important for this generation to watch something like this because it tells us a bit of our history, but at the same time, our culture and our identity. So it's for me, it's important. Anything that's inspiration, it's for me, it's worth it. So ako natutuwa kasi bata ako dito nung unang napanood sa kanya yung 10 years old. Tapos ngayon, nung habang pinapanood ulit, wala na bago, parang noon pa rin. Kaya nakakatuwa at bibigyan mahalaga natin yung ginagawa talaga ng EPS sa pagkakas store ng mga ganyan klase ko ngayon pala. At saka ang daming bukod sa habang pinapanood yung pelikula, yung childhood ko rin, gumapalik yung pagkakas. Sobrang patapal ko kayo ito pag may bakar na sobrang ito ata ang pinakamaganda niyang luha sa lahat ng talagang napaka-simple, napaka-advanced ni Direk Mike De Leon sa panahon noong 1977 na tayong ginagawa pa lang natin ngayon.